So hi there! So ito ulit ako ngayon so para bigyan kayo ng bagong video o bagong vlog. And this time, so kung dati nag-react tayo dun sa movie ng Unforgettable sa kanilang full trailer, so this time ngayon, so bibigay ko sa inyo ang aming reaction with regards to our naging experience sa panonood ng Unforgettable movie starring Sarah Geronimo. So if you want to know it, so please do stay and enjoy this vlog. Guys, sa try naming humabol sa panonood ng movie ni Sarah Geronimo sa Robinson's Place. Hello! Hello! Few moments later. Tingin nga ng mga mukha. Mga umiyak. Tapos na yung movie, napanood na namin Unforgettable movie ni Sarah Geronimo. So ano masasabi nyo? So what can you say about the movie? Heartwarming. Heartwarming. So how about you, Iya? Inspiring. How about you, Dasa? Full of love. Ah, totoo ba? Totoo ba? Yeah. So nag-enjoy ba kayo? Yeah. Nakita ko kayo, umiyak kayo kanina. Ako din, magaang mata. Hi there! So, eto ulit ako ngayon so para bigyan ko kayo ng aming experience dun sa panonood ng movie ni Sarah Geronimo. So, dahil nga sa aming experience, nakabuo ko ngayon ng unforgettable na mga description para i-describe. Malamang, description nga, diba? So, to describe kung ano yung aming naranasan at ano ang aming experience sa buong pelikula ni Sarah Geronimo. So, syempre, unang letter sa unforgettable ay letter U. Okay, so ano yung letter U? So unexpected simplicity of the movie which makes it very effective. So the whole na nangyari sa movie, napakasimple lang. So walang magarbong storya, pero punong-puno ng puso. Kaya siya naging effective kahit simple lang ang mga ganap sa buong movie. So that's U. So how about N? Ayan. So N, 9 shots, especially from the aerial shots and yung mga solo shots. Napaka-convincing at napaka-effective nung pag-capture nila ng scenes. Kaya every scene na aming makikita dun sa movie, talaga napapawawo kami kasi ang ganda. Pinag-isipan kung paano nila kukuhanan yung bawat scenarios, bawat situations in the movie. Very good. So how about letter F? F. Fearlessness of Sarah Geronimo to show her vulnerability as Jasmine. So, si Sarah Geronimo talagang yung outburst ng kanyang emotions and feelings pinakita niya sa movie. Na kung paano nagtatantrums? O kung ano man ang tawag doon. Kung paano mag-react ang isang individual na may ganong kondisyon. So talagang hinayaan niya na maging childish-like ang kanyang emotions. Lalo na kapag siya ay nagiging too sad, especially sa mga naranasan niya in the movie. So, how about letter O? Ayan. So, outstanding portrayal of the artist, most especially Gina Pareño and Sarah Geronimo.
So yung tandem nung dalawa, so naramdaman namin talaga na para talagang silang tunay na maglola. At dahil naramdaman namin yun, ako una pa lang, na siguro first 10 minutes or 15 minutes of the movie, so ako at yung mga pamangkin ko, ramdam ko na nagsisinghutan na kami kasi nag-uumpisa na yung bigat nung pangyayari dun sa movie. Next, letter R. Ayan. Relevant to the family situations in the Philippines. Kasi alam naman natin sa Pilipinas ay extended family ang meron tayo. Kaya maging ang ating mga lolo, maging lola na sa atin, hanggang pagtanda tayo ang nag-aalaga. Kaya very relevant in the Philippines. Letter G. Ayan. Great choice of location. Dahil ang ganda ng location, alam nyo habang pinapanood namin yung movie, parang gusto na namin ang vacation vibe. Parang gusto na namin pumunta ng Baguio. So sobrang ganda ng feels habang pinapanood yung movie. Next, letter E. Ayan. So elite. Bakit elite? So siguro nakita nyo naman, di ba? Kada scenes, iba't ibang elite actors and actresses ang hinighlight at pinakita sa movie. Kaya mas lalong naging bongga yung mga scenes, maging naging bongga yung pangyayari sa movie. Kasi nandun lahat yung mga kilala at sikat na actors and actresses. Next, letter T. Taste of fresh idea and theme of the movie. So parang ito yung tatawag nila na breath of a fresh air. Diba, napakalayo ng mga ganitong tema sa ginagawa ng usually dito sa Pilipinas. Diba, a dog movie, diba, na na-highlight pa yung pamilya. And usually, diba, abroad na papanood yung mga dog movie. Dito kadalasan, ang mga paborito ng mga Pilipino, bukod sa mga third party, andyan yung mga love team, diba? So, yan yung mga kakirihan nyo. Ayan, gustong-gusto nyo yan. Pero kung ayaw nyo na, sawa na kayo sa mga third party at mga ganito, kalabing-labing na mga movie. So, bagay na bagay sa inyo ang Unforgettable movie. Next, letter T again. So, time value. So, di na sayang oras namin kasi ang daming values na tinuro, such as honesty. Ayan. So, bakit honesty? So, panoorin nyo na lang, bakit honesty? Actually, from the start until the end, puro honesty ang na-highlight, in which, andyan papasok yung lagi kami natatawa kapag pumasok na yung value na honesty. Another is yung pagturo ng kindness, na bumabalik nga naman to million times kapag tayo ay nagbigay ng kabaitan sa iba. Ito yung tatawag natin good karma. Another, ayan, punong-puno ng love at pag-intindi, especially sa mga taong nakapaligid sa atin at yung mga taong merong mga tinatawag tayong mga special conditions. Ayan. So, pang-unawa, pag-intindi, kaya nagkakaroon tayo ng world peace. Next, letter A, admirable. Ayan, lalo na ang chemistry ni Sarah at Milo, the superstar dog. Nakaka-admire, diba, na parang hindi nahirapan yung main artist, which is Sarah Geronimo, dun sa aso. At parang yung aso ay tunay na talagang nakaka-relate. Tunay na nararamdaman niya yung scene nila ni Sarah Geronimo. Kaya nakaka-admire yun na isang aso nakarelate sa tao. Diba? So, napakaganda nung scene na yun. Nakakatuwa. Letter B. Beautiful heart. Ayan, lakas mo ka, Pia, ano? Words back. Hindi. So, beautiful heart. So, bakit beautiful heart? So, na-highlight kasi dito sa Jasmine, which is Sarah Geronimo, na si Jasmine ay parang may autism yata dito sa movie na to. Na kahit may kakulangan si Jasmine sa movie na to, hindi mo yun makikita. At hindi yun nakita ng mga tao dun sa movie. Bagkus, ang nakita pa nga kay Jasmine ay napakadami. More than that, di ba? More than of her condition. So, bakit? Kasi pinakita doon kung gano'n siya talented, kung gano'n siya mapagmahal, kung gano'n siya punong-puno ng values, na ito ay nanggaling lahat sa turo ng kanyang lola, Olin. Okay, letter L. Ayan. So, legit na patatawanin ka, papaiyakin ka, at uuwi ka na meron tinatawag ng mga realizations. Totoo yan. Kaya ihanda mo na ang mga panga mo, ihanda mo ang mata mo, ihanda mo ang tissue mo sa movie na ito. Sinasabi ko sa'yo, paglabas mo, mahihiya ka kasi ang tsaka-tsaka mo. Ayan, so bakit yung tsaka-tsaka mo? Magaka, puro ka eye bags, kaiiyak dun sa movie. Okay, so last one, letter E.
So enjoy na enjoy kami ng aking mga pamangkin, lalo na itong mga pamangkin ko ay mga makalola at kami ay close sa aking inang Marie. Kaya na-enjoy talaga namin, nakaka-relate kami, special, this is all about family. Alam naman natin, lalo tayo mga Pinoy, tungkol sa pamilya, talagang ang ating damdamin, ang ating emotion, napaka-dali nating bumigay, ang dali-dali nating umiyak. Kasi nakaka-relate tayo, kasi ganito ang ating family situations in the Philippines. So, yan ang aking unforgettable na moments or experiences nung nanood kami ng unforgettable movie ni Sarah Geronimo. So, sana kayo din huwag yung palagpasin ng pagkakataon na panoorin ng movie kasi sinasabi ko sa inyo, in fairness talaga. So, ma-enjoy nyo to at hindi nyo makakalimutan yung movie na ito. So, again, so thank you for watching this this vlog. So, hopefully, nag-enjoy kayo at please wait sa mga madami ko pang ibibigay sa inyo. Madami pang videos, madami pang vlogs na i-offer ko sa inyo. So, again, habol tayo sa sinehana. Huwag natin kalimutan na supportahan si Bebe Sarah Geronimo. Also, Milo the Superstar Dog, Gina Pareño, Aramina, at iba pang mga actors and actresses na bumida or nakita dito sa movie na Unforgettable. Kudos to the whole team. Napakagaling, napakaganda. Simple, pero memorable. So again, this is Moves Like Marvin, nagsasabing, thank you for watching. Hanggang sa muli. Goodbye!